lalong yan kung dati nakakapag nagkakaroon tayo ng mga convention na pag pumunta tayo sa ganito, may share natin actual, pero ngayon napakahirap. Pero kahit pa paano yung sharing ng idea, kahit man lang idea, tapos yeah, webinar ang gamit, yeah, makakatulong kahit pa paano. Di ba po? Oh. Bali, ano, di ba, ano ang kita, bali, ano was your name? Sorry po? Ano pangalan mo para makita natin, ano, pangalan mo? Ito ng Moon Space Therapeutic and Wellness Center po. Oh, bali, ano, vice president ka, vice president, anong position mo sa Palm Tea? Ano po, sa Kainta chapter po, kay Kalasar Wawi. Vice president ka ron? Opo, ng Kainta chapter. Anong mission, vision, goal ng Palm Tea ng nasa lugar nyo? Anong mission nyo? Vision? To helpful po. Lalo na po yung layunin po namin na nagkaroon po ng mga scholarship yung kay Sir Wawi para po yung mga CMT, yung mga TESDA natin na mga therapist ay mahikayat upang maging licensed massage therapist. Napaka, ang hirap po siyang labanan dito sa Pilipinas kasi sir, ano? Ako po kasi galing din po ako ng PSA. Ang labanan po kasi namin doon is turuan lang po namin yung mga OFW, distress OFW, yun po yung aking mission doon na magturo. Tapos umuwi ako dito sa Pilipinas, yun nga po yung nakita ko, ang labanan dito talaga, marunong ka lang mag-massage, in seat, TESDA ka na, o TESDA holder na na, talagang ganun nakataas yung ano mo sa sarili mo, pero hindi pala dapat maging license ka. So yun po yung aming sa Kainta na hinihikayat namin kahit hindi po taga-Kainta na mga CMT, LMT. Nandun po kami, na-upgrade po namin yan ni Sir Wawi. Pero dito rin po sila minsan nag-OJT sa kliniko. Dinadala ko po sila sa Liwasan. Ganun po. So dun parang ma-encourage o nakakamiss din yung pangyayaring yun. Last year, lalo na po last year, nakakamiss. Makikita nyo po sa page ko na dinadala ko po yung mga scholar ng Sir Wawi Kamedsan. Tapos after ng mga scholar na yon, iba dun, mga therapist ko, nagiging ano po sila, hinikayat naman namin maging license sila. So, ganun. Pero yun, nakakamiss na yun. Puro online na lang nagagawa natin. Ano, bali nakikita mo yung GU Massage Services, di ba? Anong masasabi mo sa ating mga pinopo sa GU Massage? Opo. Actually, sir, bago pa lang po ako dito sa Pilipinas noon, may training po kayo sa may Anonas, tama po ba? GU Massage Services in the Philippines. Opo. Hindi po ako nakahabol that time kasi meron po akong mga pasyente sa, nagtatrabaho din ako sa hospital kasi. So, nagtrabaho sa hospital, tapos may negosyo. Kaya parang ang hirap po i-handle na wala akong time na mag-training dun sa inyong gusto ko sana ma-experience yun. Kasi lahat ng mga kasama, mga kaibigan ko sa Palm Tea, mga talagang kadikit ko sa main office, hindi kayo nila ako sa umama sa iyo. Then, na-meet ko si Ma'am Chris. Si Ma'am Chris, niyo daw? Siya tao something magkasama kayo. Ako sa kasama ko sa reflexology center yon. Ko reflexologist ko. Opo, yun po. Sabi ko sayang naman pagkakataon ko sana po mamit kayo. Yun, hanggang sa nakita ko na lang po yung mga niyo, mga adikay niyo sa kapwa dito sa amin kahit nandito kami. Although ganun din po yung part ko kasi kahit po nasa abroad ako dati, sabi ko pag-uwi ko ng Pilipinas, paano kaya to ipakilala tong therapeutic o i-upgrade as reflexology kasi po, nakasanayan talaga dito, Swedish lang, tapos minsan, yung mga, may mga ginagawa pang iba, so pinuputol-putol po namin, kumari talagang mag-license po kayo kasi pag nag-license kayo, matik yan na malalaman nyo ano yung mga basic. Nakikita ko po yung, naalala nyo po yung mga nilike ko dun sa ano nyo, sa parang pathologist niyo. Oh, bali. Sir, pag mga bali instructor kasi ako sa dati nung sa Axiom Reflexology,
ng ano sa implement IRR sa implementing rules and regulation, microbiology, parasitology, pathology, anatomy, physiology. Kasi medical ako ng graduate ako ng medical technology. Sa Pilipinas. Nalo ko po yung background niyo na nakita ko po po. Tapos para po sa atin kasi sa medical na nasa medical din po ako kasi sa atin po sa medical madali lang po nating tanggapin. Pero paano po yung galing po sa isang gifted na isang massage therapist tapos nag gusto niya lang po magkaroon ng credential ng NC2. Tapos ngayon nahikayat po natin magkaroon pa siya ng credential ng license massage therapy. So, para sa isang katulad niya mahirapan po siyang mag-develop yung kanyang mga pathology na yan, ano ba yung anatomy na yan. Kaya ang sabi ko, ini-educate ko sila, sabi ko nga, knowledge is power, education is the key to success. Maraming alam, maraming ulam. Continuing education. Tinuturuan natin to teach how to fish, right? Tama po. Kasi po yung mga therapist po na galing kay Sir